ulit. Magandang gabi po at umaga sa Pilipinas po. Kami pong tatlo na nandito sa agency ng Al-Amri ay humihingi po ng tulong sa inyo dahil po sa kadahilanan na kami po ay kukuhanan na ng cellphone. Bukas tapos daw po, kami po ay pinagtatrabaho ng 5 oras, 3 oras po kada 3 araw o minsan po sa labas, 5 oras po kami nagtatrabaho pero wala po kaming sahod. Ako po si Cherilyn Arsiaga, nakatira sa Bulacan. Ako po si Laura May Lorenzo, taga Butuan. Ako naman si Melissa Leperso Acero, taga Cavite, Manila. Kami pong tatlo ay 5 buwan na po halos nandito sa agency. Bali po, lahat po ng problema na sinasabi po namin sa kanila, hindi naman po nila tinutugunan. Bali ako po, 1 year and 11 months po ako sa dati po pong trabaho. 11 months po akong hindi sinahuran. Kaya lang po ako nakaalis doon dahil yung amo ko pong babae, umalis po nung December 20. Ako lang po yung naiwan, tsaka yung tatlong anak po niya. Kaso po, ang nangyari po kasi, muntik pa po ako mulis tsahin ang amo kong lalaki. January 24 po, nung nagtawag po ako sa OWA, pag January 25 po, narescue po ako ng agency ng Al-Amri. Kaso po, pagdating ko po dito, wala rin naman po akong naging resulta. Nung una po, kinasuhan po namin, nag-file po kami ng case dun sa Labor Ministry. Pero po, until now po, wala pong linaw kung ano po ba yung mangyayari sa akin sa amo ko. Dahil yung amo ko po, hindi po nagpapakita, hindi rin po nakukuha yung number. Bali, ang may contact lang po sa akin, yung asawa. Kaso nga lang po, yung asawa po niya, wala rin po maibigay sa akin. Ang sabi po ng Al-Amri, hintay-hintay lang daw po sa result. Pero po, habang nag-aantay po kami, kami pong tatlo, nagsasideline po kami sa fourth floor. Pinagtatrabaho po kami na halos 4 o 3 oras, 5 oras ang pinakamatagal. Pero wala pong sahod yun. Since po nung dumating kami dito, pinagtatrabaho na po kami. Almost 5 months na po yung ginagawa sa amin. Ngayon po, napagod na rin po kami dahil po sa masakit na rin po yung katawan namin. Dahil wala rin naman pong sahod. Yung pamilya po namin na umaasa sa Pilipinas, wala po kami na ibibigay. Paano po yun? Nagpatrabaho kami na wala kaming sahod. Yeah. Tapos ngayon po, yung cellphone na lang po yung meron kami, gusto pa po nila kuhanin. Dahil ayaw na po namin magtrabaho, na inuutosan po kami magtrabaho sa taas, ayaw na po namin pumayag. Yun po yung parang decision po nila, kuhanin yung cellphone po namin. Sana po, sa nakakarinig po sa amin, tulungan niyo po kami, paano makaalis dito. Kasi ang hirap po. Kahit hindi ko na po makuha sana yung sahod ko, makauwi na lang po kami ng Pinas, yun na lang po sana maitulong sa amin. Kasi ang hirap po ng lagay namin dito, kakain po kami, almusal namin, isang tinapay. Tanghalian po namin, alas 2, alas 3 na kami kakain. Tapos, konting kanin. Sa gabi, isang magantay kami hanggang alas 11 ng gabi, alas 12, bibigyan kami isang tinapay. Nagsusurvive po namin yun. Meron po kahit paano nagbibigay sa amin. Nabibili namin ang pagkain namin araw-araw. Lakas lang namin, mga anak po namin. Paano kami? Paano mga anak namin sa Pinas nang maasa sa amin? Wala na. Wala kami mabigay. Kaya nga po kami nag-alis sa Pinas dahil gusto namin maawon sa hirap yung mga pamilya namin eh. Pero pagdating dito, ganun pa rin. Wala rin. Tapos, yung tao na alam namin na makakatulong sa amin, hindi rin naman kami tinutulungan. Pinapahirapan po kami. Halos minsan wala kami kain isang araw. Minsan walang tubig. Ang hirap po. Tapos tatawagin na lang kayo sa labas. Magtatrabaho, napakainit. Mabilisan. Tapos sasabihin sa inyo, sura-sura, wala kaming kain. Magtatrabaho kami pagdating doon. Pagtapos namin, wala pa rin kami pagkain. Maawa kahit, naman kahit, po sila. Kahit man lang salamat. Wala kami natatanggap ni salamat man lang sa paglilinis namin sa labas. Sana po may makarinig po sa amin. Matulungan po kami na makaayos po dito. Kahit makauwi na lang po sana kami ng Pinas. Malaking pasalamat na po namin yun. God bless po sa mga kakarinig po ng video namin. Sana po matulungan po kami lahat.